today ay magluluto tayo ng miswa, meatballs with biswa and patola. Ito ang ating meatballs. Bumili na tayo kasi nakakatamad maggawa ng meatballs. Bumili pa tayong giniling. So, bumili na tayo nito para easy na. I-ano. Pero before dyan, kailangan muna natin magtali ng buo. Ano? Diba? Giniagawa mo! Guys, nakatali na tayo ng buo. Medyo okay na yung galaw. Makakapagluto na tayo ng maganda. Okay? Pwede na tayo magsimula. Let's get on! Yan guys, ready na yung ating gagamitin na i-chop na natin yung sibuyas, bawang, yung meatballs natin na tanggal na natin sa plastic, kanina sa plastic yan, nasa kahon, yung ating patola, yung ating miswa, okay, yung ating black pepper, salt. Ito optional lang to. Gusto kasi ni Kuya Roland, medyo malapot daw yung sabaw niya. Kaya nilalagyan namin yung mushroom soup. Medyo lalapot yan, siyempre magic sarap. Okay, let's start. Okay guys, pwede na tayo mag-start. So, tanan natin yung ating pala. Okay, tayo medium heat. Okay, tayo lang natin uminit yung ating kasarola. Ayan guys, pagka mainit na siya, pwede na natin lagyan ng mantika. Okay, lagyan na natin ng mantika. Ayan o. Okay. Hintayin pa natin uminit yung mantika. Ayan guys. Medyo ininaan ko yung apoy kasi pag mainit yung mantika, paglagay mo ng ano, muna kasi nating ipipirito dito yung ating meatballs. So, medyo may tubig-tubig siya. So, pag nilagay mo siya ng naka-high heat, natatalsik ang ano, mantika. So, una nating isasalang, medyo ifa-fry natin yung ating meatballs. Yan, pinaka-high heat tayo. Pwede tayo nito isa ganun ng pizza. Pwede ka medium heat tayo. Mababa ba sa medium? Inaanyo pa para hindi tumalsok yung ano. Magagalit kasi yung mantika. Magpupapak-pupak siya. Magkakonsigan tayo. So, meanwhile, pag nakalagay na lahat, pwede mo nang laksan ulit. Pusin kasi itong ano, aming meatball. So, kailangan natin yun ng simmer.
Hayaan na yan, magpo-primer. Diyan na natin sa Gili Cross. So ayun, nalagay na silang lahat. Pagdating na natin sa mapunting ato. Pagdating na isang medium heat. Okay? Para mag-fry yung ating meatballs. Yun guys, pag-check no, pwede nyo siyang baliktarin. Kung gusto nyo yung tignan yung kabila, pwede nyo rin siya baliktad after 5 minutes or 10 minutes. Pwede yan. Baliktad lang natin lahat. Kaya kung mapapansin mo, meron naluto na yung ilan. Magbalik ka rin nila. Bukit-bukit ka itong isa. Pagkailin natin. Pagkikit-kikit. So, wait pa tayo. 10 minutes. And guys, after 10 minutes, okay, ganyan ang itsura niya. So, medyo naluto na ang ibang part. Pag namula na lahat ng texture niya, yung sa lahat ng paligid niya, pwede na tayo mag-isa na eh. So ngayon, konti pa. Okay. Another 5 minutes. Yan guys. Mga 2 minutes. Ayan. Pag medyo iba ng texture niya, pag medyo luto na siyang konti, kaya din yung magamitin ng sipit-sipit. Pwede nyo lang i-haluhaluin. Kasi matigas na siya. Ito na yan. Hindi na siya maduluto. Pagkakataon ko, pwede na. So, set aside lang natin itong ating meatballs at pwede na tayo mag-isa ng sibuyas at bawang. Then guys, naset aside na natin yung ating meatballs. Bawas ako ng mantika. Mantika pa natin. Ayan. Isa na natin yung ating bawang. Ayan, isama mo konti sibuyas. Ayan, dalawa sila yan. Pag nag-iisa po tayo, dapat medyo malakas ang apoy para maluto yung bawang. No, kasi ganun ginagawa ko. Kasi yung bawang dapat yun ang maluto. Kasi mabango to pag ano eh. Para dagdag yung isa sa ano, sa amoy, aroma ng luto yun. Medyo tosta yung parahan niya. Yeah.
sinigas. Medyo brown na siya. Ito muna ang sunog yung sinigas. Sa maluto yung sibuyas. Ayan, pagkakatap ito, pwede na natin lagyan ng patis. Sinukat yung patis. Mga professional lang gumagawa niya. Pero ayun, nagsukat pala. Kasi baka makasaya. Mga professional lang yung gumagawa niya. Hindi totoo yan. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tiyamba mo, malakas eh. Don't try this at home, pero sa labas. Kuloy lang natin yan. Pag kumulo, pwede natin lagay meatballs. Takpan muna natin siya guys, hanggang sa kumulo. Wait tayo ng mga 3 minutes kukulo na yan. And guys, tinunaw na natin to. Itong ating nor. Ayan. Ito na siya ngayon. Ayan. Prepare na natin. Ito yung magpapalapot sa ating meatball soup. Ayan. Kita ba? Ayan, malapot na siya. Ilagay na natin lahat. Ayan. Prepare na yan. Okay. Ayan guys, kumukulo na. So, konting masin muna, paumalat. Okay, muna natin lagay yung lahat. Tignan natin. At nakakalimutan ko, ano, kailangan pala natin dito gumamit. 5 cubes. Kung wala tayong beef broth, kailangan natin ng beef cubes. Ito natin yan. Mga isa siguro. Pwede na. Pwede sa dami ng lulutuin nyo. Pero ito konti lang. Isang cubes lang pwede na. Guys, pag bumulo na, higyan na natin yung iso. Mayroon ay meatballs, maduduro. Kalit lang natin yung miswa. Yung meatballs.
pa lang. Amoy pa lang. Panalan na. Bola lang yan. Ayan, pangkulong na guys. Pagin natin yung cream. So, para maging mas creamy sa bawah. Curang data. Curang data. Kailan natin kumulo? Okay, pwede na natin lagay yung tola. Lagay na natin yung atin mo. Yung palasang magic. Ayan guys. Pwede na natin lagay ang ating tola. Nandaan lang. Matalisi lang kayo. Mainit ko. Ayan. Oh. Umami. Si Kuya Rek ng luto. Kaya nga ikaw alam kung magaling ang tiyamba mo, malakas eh. Nakatiyamba na naman si Kuya Rek ng luto. Oh my God! Wow! Testing lang yung mushroom cream soup. Wala talaga yan, pero testing to, masarap. Pero tingin ko masarap naman. Pwede nyo subukan, pwede rin wala, no? Ano to, experiment. Pwede nyo rin subukan para malaman nyo yung lasa. Okay. Pwede na natin takpan to. Mamaya, pwede na natin mga 1 minute pakuloy natin siya. Tapos pwede na i-serve. Yan, 1 minute later. Hindi, pwede na siya. Manalo. Ito lang yung alat niya. Dahil di ba, hindi natin nilahat yung asin. So, tama lang yung nalagay natin. Hindi natin nilahat. Alat siya. So, ngayon, eksaktong-eksakto lang yung alat niya. Okay. Sabi sa'yo, paminsan-minsan nakakachamba din ako eh. Pwede na natin itong i-serve sa isang serving bowl. And guys, ito na ang ating beef cream soup with miswa and patola. Tara, kain tayo.